Hi, magandang araw. Welcome back sa Pick Up City Business Coaching YouTube channel. Ako si LG. Ayan, I'm testing again. Ano, at ang bagong platform. Ayan, tagal na natin hindi nakita, no? Sorry naman. At medyo busy-busy na. Ang pag-uusapan natin for today, ayan, di ba may nabab, ano kayo, may naririnig na ano, nagsasabi na, uy, after 15 days, magte-take effect ang batas. Yun. Saan ba nagaling yun? Yun ang ating ano, aalam yun. Saan nagaling yung after 15 days, ay magte-take ang batas. Di ba, kanyara may ano, merong ano, bagong batas na inilabas, pinirmahan, yun. Dito nagagaling. Sa Republic Act number 386. So, dated June 18, 1949 pa yun, ano? Actually, itong RA number 386 or RA 386 ay yan yung batas na ano, civil code. New civil code, yun yun. Doon sa number 2 ng preliminary title, chapter 1, yung effect and applications of laws, ayan. Ito, nasa article 2. Yan, dyan ang gagaling. Yan. Sabi dyan, laws shall take effect after 15 days following the completion of their publication either in the Official Gazette or in a newspaper of general circulation in the Philippines unless it is otherwise provided. Yan. So, yung iba talaga nagbibilang pa na okay, sa ganung araw pa naman yan magiging effective or magkakaroon ng effect. So, hanggang hindi siya nagkakaroon ng effect, yung existing law, okay, masusunod. Okay, that's why dito hinango yung 15 days. Dito ang RR2-2024. Yung RR2-2024, this is about publication ng revenue issuances and other information materials na ano, hango sa EOPT loan. Sa EOPT law, yan, edinagdag nila sa section 245 ng tax code. Pagkapupuntahan nila dito. Ang binagdag doon sa letter ay yung section 245, ayan, yung may underline. Kinoloran ko pa, no? Nilagyan ko pa siya ng highlight. Ang sabi lang dyan, and publication of information required to be published pursuant to any laws, rules, and regulations. For purposes of publication, the Bureau of Internal Revenue may make use of any electronic means of publication in the Official Gazette or its official website. That's why, eto, pagka pinublish na kay BIR sa website niya, na eto na, merong RR, yan, after 15 days, magkakaroon ng effect yung pinublish. So, ano-ano daw yung mga i-cover ng ano no ng RR2-2024. Ito yung mga revenue regulations, revenue memorandum circulars, revenue memorandum orders, other revenue assurances, well, classification of taxpayers including but not limited to tax withholding agents. Itong cannot be located CBL or CBL taxpayers kasama din, ano? Revised schedules of zonal values, yung list of ZIST for closed and acquired properties for sale, yan. Yung notice of sale of ZIST for closed and acquired properties. Yan, ito yung ano na yan, no? Kapag ka naluwa ka, at dumating ka na doon sa pinakadulo ng tax audit and investigation, ito number 8, number 9, kung hindi ka makabayad ng deficiency tax assessment mo, ayan. I-seize nila ang iyong properties at ibebenta yan. No? Ayun na, iyan, i-seize nila. Okay, sa number 10, ang topic natin about the publication. And sa number 10, yung information materials such as but not limited to press releases, announcements, advisories, and flyers, and yung other similar documents or materials that require publication. Ayan, saan daw magpa-publication or saan magpa-publish? Ito, the BIR may publish electronically or otherwise
The BIRS wants us to implement and or clarify relevant tax laws, rules and regulations through the following means. Na? Ayan na, nilagay nila yung number one sa BIR official website, then sa official gazette, and then sa newspaper of general circulation. Alright, pini-invite kita na mag-watch. And i-invite po kita na mag-subscribe dito sa PWCT Business Coaching YouTube channel. Ayan, para sa mga iba't ibang tax issuances and tax learnings. Okay, bye for now.